seven families, sir. Ganito lahat yung mga bahay nila. Ah, okay. Kasi nagbagong buhay lahat. Okay. Dati yan sila, sir. So, 257 family. Ito ang lugar ng mga katutubong ata Matiksalog. Malayo sa kapatagan. Malayo sa sibilisasyon. Mahirap marating ng tulong ang kanilang lugar. Karamihan sa mga nakatira dito ay talagang mahirap ang buhay. Ang kanilang mga tahanan ay gawa lamang sa kubo. Karamihan sa mga nandito ay walang edukasyon. Kung kaya takot ang mga magulang nila na pag-aralin ang kanilang mga anak. Bukod sa malayo ang eskwelahan, hindi rin nila magawang turuan ang kanilang mga anak dahil wala rin silang nalalaman. Simple lang ang buhay ng mga tao dito. Magamat mahirap, masaya sila sa lupang minanapa nila sa kanilang mga ninuno. Ang pagtatanim ng mga gulay ang ikinabubuhay ng mga tao dito. Kamuting kahoy ang madalas kainin ng kanilang mga pamilya. So mula po kasi dito pag nilakad, apat na oras. Matagal kayo. Matagal. Ano lang, mas madali lang. Ah, mas madali. Oo, kasi ano na namin kasi, alam na namin yung ano namin ito. Uh-huh. Paano namin siya para mas madali kami. May ano namin, ito na takbo, insan. Ito po yung, mayroon daw pong 200 families dito. Oh, sir. May tao yung pag-gabi, sir. Naninirahan. Ito mga ganito, may mga tao. Lahat ng bahay dito, sir, may mga tao. Pero pag ganito, hindi pa sila umuwi. Andun pa sa room lang. Sa ano? Sa kahan. Hello po. No, Ma'am Yusinoy. Hi. Kumakain lang yan ang mga kamuting kahon, sir. Ah, grabe. Kasi, para kapag-ani. Ito, mga matatanda yung nakatira dito. Pagka, limbawa, nagbagsak tayo dito ng mga bigas, paano natin nakakutin sa baba, ma'am? May ano kasi, sir, yung mga motor dito. Ah, motor na lang? Oo. Okay. Maraming mga motor dito. At least mayroong tindahan. Oo. Kalsada nila yung pinaka-problema dito. Nagbubuntis sila ng asa para maipupunta dito. Dito, ano yung mga bahay namin sa Kerala. Oh. Daming bahay. 257 families dito. Oh, grabe. At talagang minahal nila yung lupang to. Ano po? Oo. Kasi paano yung magpunta kami sa syudad na hindi naman kami maaari makapagdrabaho dun, sir. Uh-huh. Ito, binigay ng RPS dito. Oo, yan. Mayroon po silang tupikan. Ay!
Police. Hello. No. Mare. Sir, pagkain ka ba ng saging? Okay po, no problem. Meron din namang mga tindahan po nakatulad nito. Pero ang kalsada nila, napakaputik. Nangungutang. Okay. Ay, oh, salamat sa saging. Thank you po. Ano man tamis tong gantong saging kasi ganun-ganun siya. Oh. Sige daw. Ngayon po ay mag-aalas 5 na ng hapon. Pero problema sir, kahit nagagabihin tayo. Safe naman po kami dito, wag po kayong mag-alala. Oh, ang sarap dito sa lugar nila. Tamis no? Ang sarap dito po sa lugar nila. Kasi sa kasagsagan ng baha. Noong November 2 hanggang November 8 ang ulan, baha talaga sa. Wow, ang ganda. Oh. Ganda. Kaya namatay na lang siya sa panganganak. Okay. Mahirap sa kanila na malayo sa bayan. Ang iba kapag may sakit at mayroong mga anak ay namamatay na lamang daw sa daan bago pa makatawid sa ilog dahil sa malakas na baha at mahirap na daan. Hello! Tingnan niyo po ito. Oh. Akala mo may tren, pero yun po yung dinadaanan ng mga motor. Bukas. Kita niyo po itong lugar na to. May mga bahay pa rin dito sa bundok. And yung yan, no? Yan dumadaan yung mga motor. Tulas. Dangog. Ah, opo. Sige po, okay lang. Master Boke. Master Boke. Grupo Dagma. Simple lang po yung buhay dito, no? Oo, oh, simple lang talaga, sir. Nakakain na yan. Kahit pa mo, basta pa pinabubuhay namin. Okay na yun sa amin. Okay, me. Walang gulo dito. No, aglihat ko, yun. No, kasi yun, niyo, Ruo. No, uyanan niyo, kay. Sa pakulong ta, sir. Na, kay, no. Mga matatanda, nakatira dyan. Kay, no. No, panaga mo kako ng pasi agpas niyo kay. Oh, pre. Ay, kakain ka ba ng kamote? Oh, okay po, walang problema. Ah, Maet. Okay ra. Maet. Agpas niyo tagi luto. Dito yung talaga yung itinatayo yung bahay ko sa ano na yung mga dato. Para safe ako dito. Bawat gabi may nag-ano diyan, may nag-checkpoint. Yan, bulaklak ng katukubo sa gulay. Sikwam na sa mga sikwa. Yung mga tahanan. Kawawa ito. Walang asawa.
walang asawa ang nakatira dito. Nagtalim sila ng palay, kaya walang tao dito. Isang maiso pa ka, kada vocal, yun nice. Galas, nagkaingin sila para pagtama ng palay sa. Ah. Tumba to. Tumba to. Grabe po. Dagan na siya, una-una. O yun yung sacred place namin, may tatlo. Ah, dyan kayo nag-ritual? Pagkabalik kayo, doon kayo, dadala kayo ng hotel. Para malasap nyo lang. Doon yung dinadala. Ganda. Pagbabalik kayo, doon kayo, dadala kayo ng tent. Para malasap nyo yung napakaano ng hangin. Malamot talaga dito. Nabasag ang pan-tamper. Salamat po. Ito yung temporary na pinagtuturuan ni Queen sa home base, sir. Problema namin, walang scene para sa home base ng anak ko. Sa mga bata dito, 3 years old at saka 4 years old. Diyan sana itatayo, pero walang pera upang bilhin yung mga halang na baka para i-alasin. Dito muna sila. Marami silang bangko, 50 kasi 70 yung home base dito, 3 to 4. Kaya hindi makasya dito. Pag meron yung mga polis, hindi nagagamit, walang aral yung mga bata. Okay. Kasi walang ipagpatay ng gato. Kaya nangingi ako kay Ma'am Jaco Salim sa Piero Elibin. Marami pa kasing inaasikaso sila. Ang paaralan kasi yung inuunan nila dyan. Na matapos? Yung fabricated na school. So yung mga pumapasok po dito yung parang mga kindergarten na? Yes. At saka home base. Home base. Doon sa paaralan namin yung grade 1, grade 2, grade 3 to high school. Integrated. Ano kasi dito sir, naka-clan dito. Si Chiu Sandunan o Dato Lamanta clan. Ito po kami ngayon sa Chiu Sandunan, Barangay Tambugan, okay. Marilog District, Davao City. Okay, ito po ay tribo ng mga tribo ng Atama Tigsalog, okay. Sa Pakibato District. Okay, lahat po sila o yung mga nandito sa likod. At nakakatawa yung mga smile ng mga bata. At dahil malapit na po tayong mag 1 million subscriber, yung pinangako ko po na 100,000 pesos na itutulong natin, ay dito na lang po natin ibubuhos. Salamat! Maraming salamat po, okay. Sir. Itutulong na lang natin yung 100,000 dito sa tribo. Dahil nakakaawa po yung yung pamilya po ng mga tao dito, sobrang hindi ko ina-expect na ganito po yung dadatnan ko dati. Dati po napapanood ko lang to kay Cara David na pinupuntahan niya yung mga taong katulad nito. Pero nakita ko po kung gaano kahirap yung buhay ng mga tao dito. So, dito na lang po natin ubusin yun. At kung madadagdagan pa yung iba pang tutulong, welcome po kayong lahat. Marami pong salamat sa inyo. Babalik po kami ha. Maraming salamat, okay. Sa pagpunta. At sige po. Sana... nasabi namin noon sir na ipaubayan namin sa Panginoon kay Manama na kung sino yung mga taong may yung mapuputing puso, bukas na loob, bukal na loob sa pagtulong sa amin, lalo-lalo na sa kalsada namin, sa tulay, paaralan, at nagkaroon na kami ng paaralan andun. Fabricated yun, ibinigay ni Sir Okobo. Okay, sige through po. Help of Mr. Nelson Choa. Okay, marami palang mga tao, akala namin noon, yung mga kaming katutubo ay walang puwang sa mundo. Wala namin at doon namin nalalaman na yung mga tao palang may bukas ang loob at saka handang tumulong sa mga katutubo.
Lalong-lalo sa inyo, sir. Maraming salamat. Ayan, marami rin pong salamat. At sana hindi lang ngayon ang pagpunta ninyo. Marami pang araw na darating na kayo mismo ay tutulog, makitulog sa aming mga bahay. Kahit mga barong-barong lang po ito. Ay, wala. Wala pong problema. Pero mababae po ang makakatutubo. Okay. At madilim din ang gabi nila dito. Magbibigay din tayo ng solar para sa salamat, kayo. Salamat, sir. Salamat, sir. O, ilan ang mga estudyante? Napakadami. Marami po, sir. Hindi nag-aral yung iba kasi hindi nakapag-aral yung mga magulang. Ayaw nilang paaralin yung mga anak nila sa module kasi paano daw nila tuturuan ang mga anak nila pati sila hindi marunong sila magbasa. Kaya, narinig ko na rin yan sa isa sa mga tinulungan namin na tribo na nahihirapan silang pag-aralin ang kanilang mga anak dahil kung sila nga hindi nakapag-aral. Oo. Kaya sana yung mga bata dito mag-aral kayo, ha? Ano mang hirap ng buhay, ano mang pagsubok ng buhay, pilitin nyo mag-aral. Bakit? Yun yung sandata natin para maiahon natin yung pamilya natin sa kahirapan, ha? Hindi, ang kahirapan ay hindi hadlang para matupad yung mga pangarap natin. Diba? Marami sa atin na magagandang istorya ng buhay na mapapanood nyo na nagsimula sila sa mahirap, pero nagsikap sila umangat ang buhay. Diba? Kaya yung mga bata, kaya yung pag-asa ng bayan, ha? At siguro pag matanda na ako, pag bumalik ako dito, maayos na tong lugar na to. Ha? Sana ikaw yung magdilang anghel, sir, para magkaroon kami ng school, ano dito, yung kalsada, tulay. Opo. Alam mo ba, sir, yung tabing ilog namin, yung may kakawan doon, papunta dito? Nagiging sementeryo yan. Pag nagkasakit, may nanganganak dyan na mamatay sa tabing ilog kasi malakas yung baha. Kaya inilibing lang namin, hindi namin dadalhin dito kasi magiging ano na pagka umaga. Kaya inilibing lang namin doon. Maraming inilibing namin dyan. O kasi kung nakita nyo po yung dinaanan namin, na yung tulay, walang tulay, balsa. Tapos ano yun, balsa? Oo. Ay grabe, napakahirap nung daan papunta dito. Sana napapanood tayo ng LGU, ng iba pa pong mga organisasyon. Tulungan po natin sila. Kasi katulad natin, maswerte lang tayo nasa Kapatagan, may maayos na tirahan, maayos na eskwelahan, may kuryente. Sila wala. Dahil pinili nila dito sa bundok dahil itong lupang ito ay sa kanila. Dito sila lumaki. Kaya mahal nila itong lupang ito. Tulungan niyo po kami na maabot ng mga batang ito yung mga pangarap nila. Salamat, sir. At isa pa, sir. Aanhin namin ang Kapatagan na hindi naman kami natatanggap kahit sa tindahan kasi wala nga grado, hindi nakapag-aral. Kaya pinili namin na dito kami na manirahan sa lupang ni Nuno ng aming mga katutubo, sa aming mga lulo, tsuhin, tsahin. Kasi papaano ang pagpunta sa syudad na wala naman kami grado, hindi naman kami maaaring makapagpasok sa magagandang building o ano ba sa mga malalaking tindahan. Kaya pinili namin na mag-ano na lang kami. Ang Panginoon na lang ipinagbahala namin sa Panginoon yung buhay namin. Kaya dito kami ipinanganak, dito rin kami mabubuhay sa lupa. Kaya hindi pwede ipagbinta ang lupa ng ninuno. Iyon, palakpakan natin si Ma'am. Kasi dito yung buhay namin, kasi hindi kami nakapag-aral. Yung nagiging buhay namin ang magtatanim para sa pagkain ng buong sambayanan. Tama po yun. Salamat. Thank you. Okay, at pangako ko po, babalik kami at sa tulong ni Madam, dadalhin po natin yung tulong dito. Ha? Ubusin namin yung 100,000 para po sa inyo. Sir, hindi namin inaasahan. Pagsamantalahin ko na yung panahon, sir. Bukal na loob, taos pusong papasalamat from the bottom of our hearts sa buong tribo, lalong-lalo na sa IPS ng Ata Tribe sa Pakibato District. Buong puso, in behalf ni Kunulan Ju Amban, IPS head namin sa Ata, nagpapasalamat kami lahat na kayo ay napunta dito. Namin lahat ng pumupunta dito ay isinisecure namin ang daan para yung lahat ng mga taong nagpupunta dito ay mahal namin. Walang hindi namin pwedeng mahalin. Ganun ang tribo. Pag minamahal nyo kami, kung ano man yung tulong, hindi namin hinahangad yung tulong, kundi yung pagmamahal, apat yung pinagtatayo ng tribo, sir. Pag-respeto, pagmamahal, yung halaga ng buhay at gaano kahalaga ang lupang ninuno para ikabubuhay na ng katutubo. Yan ang apat na tinatayuan ng tribo. Yung unang pagrespeto, respect for others, yung love, din yung pagrespeto ng buhay ng isang tao. Lahat ng may buhay ay nirespeto namin. Ikaapat, yung lupang ninuno. Yun ang apat. Kaya
napakalaking ano ang pagpunta niyo dito ay napakalaking halaga para sa amin. Hindi lang pamilya ni Pastor Martin yung maitutulong niyo sa amin na mabuo ulit ang pamilya nila sa pamamagitan sa inyo. Lahat sa amin dito ay maaari inyong matulungan sa pamamagitan ng lahat ng government agencies ay makikita nila. Ayan, sana po makita niyo to at isa sila sa mabigyan ng magandang proyekto. Unang-una yung tulay para makarating sila dito ng mas maayos. Ang kalsada, maipasemento, paaralan, napakahalaga. At kahit man lang maliit na health center para po sa mga katutubo. Kasi pag nagkasakit, sabi nga ni Madam, pag manganganak, dadalhin sa paanakan, doon pa lang sa ilog, namamatay na. Diba? Okay? Sige po, at marami pong salamat. Kailangan na po namin magbalik sa Kapatagan dahil gagabihin na po kami. Salamat po sa inyong lahat. Magbabalik po kami ha. Thank you. Maraming salamat talaga sa inyo. Opo, sige po. At dahil may alay po siya sa ating kamote dito, ito po yung mga kamote ng ating dito. At anong pangalan mo, te? Ano sa pangalan daw ni mo? Lolita. Lolita, sila po ay tribo. No? Ibibigay din ako sa iyo. Napakabait niya pinakbuti niya sa ating kamote. Wow! Salamat! Masarap, masarap. Tamis. Sarap. Sarap. Kamusta ang buhay dito ate sa... Kamusta daw ang kinabuhay niya daw ate? Kinabuhi. Yung pagtuyo kilo, kamusta ba? Eh, okay man. Okay lang daw. Simple lang sila. Sanay. Kakainin nila kamote o walang bigas. Okay man. Kamote. Tapos gulay, no? Oo. Oh, ang gulay, ang mga kuwan, mga albate, ana, ang mga kuwan. Ngamutin na diyo kayo. Parang hindi nyo ipagpapalit yung buhay dito sa bundok sa Kapatagan. Dili ba ninyo ikambyo ang kinabuhi dire sa bukid? Or ikambyo ninyo sa syudad? Alam mo, gusto sa syudad, dire. Dire ra. Dire ra. Gaano nyo kamahal itong lupang ito? Unsa ni mo ka mahal? Pinanggan ng lugar ra. Mm. Pinangga ba nimo ang kuan mong bagay o kamuti? Di mo bagay dito. Oh, dili daw sila nagabaligya. Kaunon man. Mm, hindi nila binibenta yung kamuti, sir, kasi yan yung kinakain nila. Source ng... Kuan man ni kanang karaan. Ito yung parang kanin nyo. Opo. Para sa pagkaon. Mm. Kanang mga balanghoy. O kamuting kahoy. Oo. Kanang kuan mga... Ang sapa, karlang. Karlang. Ay, yung gabi. Ano yung pinapares nila dito? Anong ulam? Unsay sudan. Hindi pares ninyo ng kamuti. Kuan na ka ng ubo sa kamuti. Kamuti pa rin. Kamuti pa rin. Kamuti. Kamuti pa rin. Yung ano sir, yung talbos. Talbos. Talbos pa rin ang ulam nila. Kamuti rin ba? So pagka gabi na, huwag nang maingay, may muutot sabay-sabay. Diba? Pero masaya ang buhay dito atin. Masaya? Malipay, madre. Malipay yun ba, madre? Malipay, gari. Kahit simple lang po. Dito, di kailangan ng gadget, di kailangan ng cellphone, di kailangan ng mamahaling damit, di kailangan ng mamahaling gamit. Bahay nila, kubo lang. Okay na, masaya. Dito, hindi mo kailangan ng aircon, malamig. Basta may pagkain dyan sa paligid, masipag ka. Pinagkaiba lang, malayo sila sa edukasyon, malayo sa sibilisasyon, pero tahimik, payapa. No? Mm. Bisag layo daw mo diri sa syudad, malipayon daw mo. Malipayon gani. Masaya daw sila. Masaya dito. Kaya mo ito, hantamis mo yung kamuti. Hantamis kay kuan man. Kanang karaan. Karaan, luma na. Luma na, yung, hindi po sir, yung sinauna pang mga ano yung pamamaraan na pagtatanim? Opo, tsaka yung... Pati ang similya, sir. Similya. Yung... Dili man pwede o ano, baligya. Anong kuwan. Kamote, galing sa hindi. Anong karaan. Di paliton. Hindi daw binibili pag mga luma. Yung mga... Sige po, marami pong salamat. Salamat. Variety, kumbaga variety, sir ba? Lumang variety. Sarap po nung kamote na. So mamaya. Salamat. Salamat. Thank you. So mamaya.
Sino na po yun, sir? Siyempre, itong katabi ko eh. Okay. Ayan, mga kababayan. At abangan nyo po ang pagbabalik namin dito sa lugar na ito. Sitio Kalaan. Sandunan. Sandunan. Sitio Sandunan. So, karamihan talaga dito yung tribo na minaanapan nila sa kanilang mga ninuno yung nakatira. Magbabalik po kami dito para sa ating mission. Marami pong salamat.